lines. Tapos yung isang talent, talking about the bay, yung isang talent niya later on, yung level 20, yung plus 7 seconds on the Fiend's Grip, that is insane. I mean, I rarely see it getting casted full duration, pero pag meron, sigurado mo yung wabat. Ako, pangarap ko na lang maging caster. Ako, ang pangarap ko maging si Wolf. Iba naman kasi pag si Wolf. Daming baby girls. Daming baby girls. Wala tayong magagawa. Ako, but still, it is going to be the Phantom Lancer, mga kaibigan. Ang bibang dito ng Evil Geniuses. They know, mga kaibigan, na they couldn't really afford to pick the Rubik when there is a Phantom Lancer on the pool. Kasi wala talaga mag-clear sa kanila ng mga illusions na yan. They can actually catch him. But once na mapigilan sila, all hell breaks loose, mga kaibigan, for Evil Geniuses dito. And you wouldn't want that. Yep. Shadow Rubik ni Crit. I think he's definitely gonna be a Crit hero. Crit hero nga. Utilizing mga kaibigan how the ano, utilizing mga kaibigan on how they actually try and use this hero. I mean, there are a lot of heroes pa kasi dito for Team Spirit. Kung isipin mo, they can still go for the Tidehunter, which is going to be very good nga. Kasi sa, kung isipin natin dito, Bane, you can't really say na maabot mo yung Bane with the heroes, but with the Ravage, you can actually catch him easily. Tsaka Terrorblade, I think. I like Terrorblade for Team Spirit din dito. Yeah. Kasi they have a Shadow Demon. Tapos Terrorblade counters na Luna. Yeah. Well, considering na ganun nga parang Swirly, sobrang open pa kasi nang pwede gawin dito ng ano eh, ng Team Spirit. Well, for the side of Evil Geniuses, they can only get these heroes na may AoE impact in terms of clash. Because I don't really see Luna carrying a clash by himself, by herself. Kailangan pa na dito ng mga stuns. They can actually get the Underlord again. Alam ko, mahilig sa Underlord itong mga to eh. Tide, not so much kasi I don't really see him getting being played by kuya ano natin, S-war. By kuya S-war. Hindi siya ganung ano eh, parang yung hero pool niya, it must be more diverse, or yung mga heroes niya mas mataas yung skill cap, gusto rin niya mabilis eh. Yung ano, yung mga flashy playmakers, hindi yung mga gusto talaga ni S-war eh. I mean, a good Ravage is flashy, but having the hero, kahit sabihin natin hindi mo binabato kasi you only pick it as a threat eh. Na when the Ravage is thrown out, you need to win the clash. If you don't, it's going to be very hard for you to come back, lalong-lalo na. And the center war runner nga yung pipiliin nito dito. It kind of provides the same concept as a Tidehunter, albeit a bit more flashy. Kasi you can actually go for that eh. You can actually go for the kill eh. Kasi ang Tidehunter naman dito, if you don't really commit the Ravage, killing is kind of off. An off idea para sa'yo. Tama. Unless they keep going in kapag may Anchor Smash ka. That's the only way, mga kaibigan. Tapos with the ano, with the Gush, you can actually get the kill. Pero with the Center War Runner, you can just go in with your Stampede, get in, get out, use the hoop stomp and get the kill with the ano, double edge. Yep. Tapos mamaya, later on, yung magic damage burst ng Evil Genius. In a way, si Rubik kasi ngayon parang Elder Titan na rin siya. If you set the null field to offensive, you have Eclipse, you have double edge, you're gonna burst down somebody. 2 points na yung nakikita ko talaga dito for Center War Runner. Number one, it is a very good initiator, especially for the Luna, kasi spammable yung mga stuns niyan. The Luna can just get in and get out then kung may problema. Number two, if you would see the Center War Runner kasi dito, it provides utility for the supports to get out kapag ka hinahabol sila ng Night Stalker. Yung Void naman kasi is kind of a it's kind of a mini stun in a slow. So, depending on the Stampede, pwedeng-pwede na lang latakasan to si Night Stalker. They can actually group on the back, then patayin mo. Pero I like this pick, mga kaibigan. A lot of options para sa isang Shadow Demon. You have the Leshrac, katulad nga na pinag-usapan na kanina, and the Mirana. Tsaka Mirana, well back in the meta talaga ngayon. I mean, anong buff lang naman sa kanya? Yung Leap Attack Speed. Pero yung 20 na yun, at the that extra 20 for the lower levels, ang sarap eh. Alam mo, ito yung ano eh, ito yung husga ko dito sa Mirana na to eh. Considering nga na if you would look at their heroes, they don't really have this initiation hero na nakapag-disrupt ng madaming tao. They can get one. They can get one with the Night Stalker.
meron pang center war runner dito na ano, Stampede. So, you would want to bypass that. Yung isang mabilis, you want the Moonlight Shadow for your team. Uh-huh. And with the arrow kasi, it's not a reliable stun. Uh-huh. But if you can land one, mga kaibigan, a 5-second stun can actually change the complexity of a whole clash. Uh-huh. Kahit sabihin mo sobrang behind you, as long as you hit that, on an important target, ang laki ng factor nyo na manalo kayo. Mm-hmm. So, may Nightstalker, may Leshra. Which do you prefer dito mag-core? Kasi both of those heroes nag-core naman talaga ngayon. I mean, both of the heroes naman really needs to get the, items. The XP more or less. Kasi XP talaga yung nagpapatakbo. XP makes the world go around for these heroes. And I would personally like the Night Stalker na mag-offlane. Mm-hmm. Considering kasi dito parang Swirly na Leshra and Shadow Demon, when they roam side by side, kill potential talaga. Yung kill potential nila is good. Mm-hmm. Pero if you sabihin natin, if you had the Shadow Demon and the Night Stalker, good pa rin naman siya, pero yung damage output isn't really going to cut it. Mm-hmm. Sabihin natin nagkaroon tayo ng isang malaking engagement dito sa may mid lane. Yung mid ng Evil Geniuses dito up against the mid of Team Spirit. Tapos, nagkaroon ng rotations. Mas pipiliin mong magkaroon ng Leshrac just because sa engagement na yun, mas marami kang mas tinatamaan, mas okay. Para sa akin na naman to, ha. Tama. Maga, you have this stun na pwede mo iba to, na you can actually have the chance to catch two or more heroes. Ooh, depende sa one. Knight. Hmm. Chaos Knight. Very interesting hero. Well, it's a hero that can catch heroes running away from Stampede thanks to that reality ref. Yun is yung pinakaunang naisip ko. But it's also a hero that can just delete an enemy. Kung mabilisan lang din naman ng usapan, may pambabilis kayo. Kuha naman namin yun. Mabilis yung heroes nyo, makakatakas kayo. Pero mabilis din ako magtumba ng mga heroes. True. Especially ng isang Luna. Yep. Zeus! So may Zeus. Okay, matutuwa si Wolf. Favorite niya yan si Zeus. This is this is an interesting draft. This is a very interesting draft coming out dito from Evil Geniuses. I mean, they have very good teamfight potential. Mm-hmm. You get the Rubick dito not because you want to steal a huge teamfight. Yung offensive null field eh. Yeah, it's the offensive null field talaga na magpapaganda ng ikot dito ng Evil Geniuses. Sabihin natin makahuli si Crit, mapasok ka sa vicinity niya, so may will just pop him out dun sa laban natin dito. Yep. Si RTZ naman, ganun din yung magagawa niya. And their pushing capability isn't really that bad. Yep. Especially dito, Luna is one of those heroes talaga na nakapag-enable mga kaibigan ng isang lineup na makapag-push ng mabilis. Ikaw, kung purely draft-wise... Draft. Ano? Draft-wise, I actually like EG. But Spirit, hindi rin slouch yung lineup nila. If that Chaos Knight gets the momentum ahead of the Luna at any point in the game, kaya niya i-delete. Yun yung akin eh. Yun din yung point na gusto ko sana sabihin. Pero, ayun na nga mga kaibigan, pararamdam ko, papasok na tayo sa game anytime. And if a Luna kasi dito... get shut down in any way. Yung Chaos Knight will just survive. Yung Chaos Knight, wala. Hindi na tagal. May magugulpi talaga. Piliin mo na yan. Eto na tayo mga kaibigan. Let's go for the team rundown mga kaibigan. For the side of EG, it's Sumail. On the Zeus, Arteezy as the Luna. Fly on the Bane, Esper as the Center Warrunner, and Crit as the Rubick. Sa side naman ng Team Spirit, that's FNG on the Shadow Demon, Illidan Stormrage. Sa kanyang Chaos Knight, DK Phobos on that Night Stalker, Beaver. Sa kanyang Leshrac and G on that Mirana. So don't forget to share the stream link mga kaibigan. It's www.twitch.tv/barangayesports. Medyo ang kailangan ko tignan lang dito is kung paano gagalawan ng Mirana yung yung lane niya It is more of sa akin intense naman yun. Naku, pero eto the rotations mga kaibigan coming out dito from Team Spirit, they will put on the wards. That is technically a very good word. Wala rin alam dyan mga kaibigan yung EG. Kasi, safe, eh. Normally,
wording on the wording lang on the other side of the map. Mm. Sabihin natin dun sa lane nyo, dun sa may taas. Okay lang 'yon. That's the normal way to do it ngayon, 'di ba? But you have the Zeus kasi. Zeus can actually spot that out with yep. one thunderbolt. So you need to find creative ways. Trick you. Tama. Para talagang hindi niya makita 'yan kasi kung makita ni Sumelian, that is 100 gold for him. Yep. Free. XP. Kasi yung iba, 'di ba? As a mid laner, yes, you'll buy the 100 gold for the sentry. Mm. Pero for Zeus, wala eh. Wala, hindi ka naman, gold talaga eh. Hindi ka naman mag-ana dyan. Well, you'll be using your mana, which is actually very important. So, resource din naman sa early game. But, hindi mo paparisan eh. Because one clarity potion is 50. Sabihin natin, bumili ka. That is, 50 lang. Bawi pa rin eh. Bawi pa rin. Yup eh. Mm. Pero 61 na kasi ito eh. Base damage is at 61 na eh. So, actually, last hitting with the Zeus, isn't that as bad as compared to the last few patches na meron yep. tayo. And the lightning bolt buff, ang haba na lang range niya. Mm. Dati lalapit ka ba na unti, ngayon may plus 200 yata. Pero yung scaling niya the early levels isn't that really good na ngayon. At ito na nga mga kaibigan, ang pinapakita dito ng team spirit, they're gonna go for the offense, the tri-lane setup. Mm-hmm. And they will get another kill. And ito lang yung gagawin ng Team Spirit dito. This is very, very a vintage combination, mga kaibigan. The Leshrac and the Shadow Demon. They will just set him up easily. You have the reality from coming out from the center, the Chaos Knight rather. And the stun pa, na nagvavary pa dun sa duration na makukuha mo. So a very potent killing lane dito, mga kaibigan, for the side of Team Spirit talaga. Yep. So mamaya mayroon pa yun, ano ba yung second ni... pero hold that thought. Fairy Fire will be pop for G to survive. And tamang min-maxin lang dun para kay parang sumi. Lag-drop pa siya ng item bago siya mag-mango. Mm-hmm. Just to get that extra bit of mana dun ang talisman. Yung rinok niya dun. Uy, pero si Illid nandito mga kaibigan ay iwas. And they want to contest the Luna. I like this move from Team Spirit. Yeah. They know that the Luna dito is is tied mga... The Luna's hands are tied kapag ka in the early stages of the game, pero ito na nga, the regen rune will be used. Wala nang charge ng Lipto Ang tagal lang tagal lang cooldown, mga 55 seconds per... I think na nakita ko 26 seconds na lang ata. It's per Lip charge? Yeah. No. Yung sa kanya ngayon, it is at 26 seconds na lang. Okay. Magkakaroon siya mamaya-maya, pero he needs to be careful. Mm-hmm. Diyan sa oras na yan, this time frame na yan. And Arteezy dito will just go up top. They know that they can't do anything with the Chaos Knight. The stun, mga kaibigan, S4 enabling, mga kaibigan, this kill and the double edge crit. And magtitipid na siya sa bot. I like that. Tamang tamang adjustment lang, pero dito. Tako, supply naman na nakikita. Eto, the stun, another stun, mga kaibigan, and Illidan will just leave it to the supports. Sayang daw, may last hit, may creeps eh. Tatlong ano kasi yun eh. Tatlong range yun. Iiwanan mo talaga yun eh. And high XP. So, ayaw mo na, bigay mo na sa kanila yun, kunin mo na XP na solo, tapos kunin mo na lang yung gold na solo din para sa'yo. Yep. Tama lang. Tamang decision making from parang Illidan. Hindi nga nag-clarity maski isa si Zeus. Very interesting. Kasi usually you see the mid Zeuses, they go for at least one clarity just to be able to last hit with that chain lightning. But sabi ni Sumail, hindi daw niya kailangan kasi mataas naman yung base damage. May kita si FNG dito. Nakita, nag-aabulan sila mga kaibigan. May super si S4. Pa, pero nandun si S4. Arteezy will go down. The stun, the double edge will connect and FNG dito trying to run away. Hindi makukuha ng core, that is good, but still, it's Fly. Mas na-amp up nga yung gold kasi mababa yung net worth ni Fly. S4, medyo nag-abandon siya ng lane for a bit. Tinan mo yung ginagawang damage dito ni And more or less, G dito, we will see him get a raindrop dun sa may shop. It's a no-brainer for him. Pero ang problema, ang bilis mauubos ni Zeus yung raindrop eh. Like, chain lightning lang, wala na yun. You just need your levels naman. You just need a way for you to sustain. Yun talaga yung pinaka malakas na trait ng isang Zeus. He can actually take down the raindrop, mga kaibigan, na mabilis. But Rubik will go down. First night, well worth it para kay DK Phobos. And Luna, medyo mas takot siya talaga ngayon. The kill potential on top. With just those two heroes alone, Leshrac, Nightstalker, and Tassel.
Pero one star store, mga kaibigan, nakatumbas lang noon na isang G-Bolt at mapapatakbo na dito si kuya natin G. The irony is, may G siya sa pangalan, hindi niya kaya yung G-Bolt. Kaya ba eh. Hoy, si Pobos ha. Medyo gabi na ngayon, pero medyo yung kamay niya dito ay nakatago sa likod. I mean, Sumail is one of the, yung hero ni Sumail dito. Low mobility, so they can actually go for it. Kaya, lalo na, ano pa to ha? Mirana, this is a Mirana. But they need to find the perfect initiation for that. Hindi yan pwede basta-basta. Kasi kapag kaya nakatakas sa may tower at kayo to take ng tower shots, you will go down. The nightmare, nice nilubog the arrow and the arrow will connect and Jinito will get the kill. Hindi man siya makagagalaw ng maayos din sa may mid lane. If you'd look at the... If you would look at this last hits and denies, ang lamang dito ng isang Sumail Zeus ay nasa 7? 8. Nasa 8 na. Yep. Ganito kalakas yung mabibigay nila. Pero crit dito on the top side naman will go down once again. Si YB dito, Arteezy, trying to run away. Makakatakas ba siya? It is night time. Hindi problema sa kanila dive in yan. Innately tanky din naman si DK Phobos dito, yep. And they will get the kill. Oh, one of the heroes na walang pakialam mag-tower dive in the early stages of the game. Night Stalker. You have a lot of ways to take that aggro sa'yo. And much like in game 1, Team Spirit are winning the lanes once again. Let's see if they keep the momentum this time around. Yung mga draft ng Team Spirit kasi talaga naka... Lane dominance. Lane dominance talaga eh. You can't really blame EG dito for falling short of actually answering dito ang aggression na binibigay ng Team Spirit. But it's still early into the game. It's still 6 minutes. Kanina nakita natin kung paano sila bumawi. They went where did their decision making and ayos nila. And ultimately, at the end of the day, they found the win. Tama. Nakatawa nga EG na yun. They don't have any more American players talaga. Naku. So, pero ito, nagkataguan mga kaibigan. The arrow, it won't hit. Pero si FNG dito ay tutumba. Tried to go for the body block for the arrow. But that was a very... valiant effort. Inadvisable. Ill-advised. Valiant but inadvisable. Parang sabihin natin, decision-making-wise, kung mag-arrow ka lang din naman na, bakit hindi mo pa isabay dun sa pagtaas? That could have been a sure hit. True. Especially yung mga heroes, yung mga players natin dito, alam na. Kaya na yan. It's sleep read Dota na to eh. Yep. Sleep. Pambatakbo lang mula kay Beaver dito. And Illidan, despite being on the quote-unquote off lane ng Team Spirit ngayon, free farm pa rin ang buhay niya. I mean, Chaos Knight is a Chaos Knight, pero ito, may nahuli na naman si Fly dito, going down for the fourth time, mga kaibigan, into this game. Uy! Nakatakas! Pero hindi, gabi. No gabi, Hunter pa rin. Hindi talaga makakatakas. Pero nahuli si FNG, pero ito na nga, mga kaibigan, mawawala na yung gabi. 3 seconds, makakatakas kaya si DK Phobos dito. And, kala ko tutuloy nila eh, just because pag umaga na eh. Pero they thought otherwise, mga kaibigan. Hindi na nila tinuloy ang kanilang gagawin doon. So, Mel, maganda rin naman ang farm niya. Much like game 1, he did win his lane. Went for the bottle as well, just for that extra sustain. Kasi nagiging debate na talaga ngayon yung bottle eh. Is it as good as it was before, especially with the... mas kunti na yung chances mo ma-refill siya. Yes, mas mataas na yung regen niya. Pero, if you're gonna go for a bottle, you have to make sure kontrolado mo yung both runes eh. Yeah. And it's more of a lane dominance thing. Na kapag nagagawa mo yung gusto mo, you just need mana. You usually go for it. The bottle lang talaga. Pero kapag hindi ka nagkaroon ng magandang early game, you just go for it talaga kapag ka mayroong mga items or may mga skills kang gusto i-spam, but it would be unadvisable since you're delaying your farm lang din. And another double edge will secure that kill. Well, capabilities. One for one. It is capabilities, mga kaibigan, to set up. Meron ng EG, meron ng Team Spirit. Ang problema, mas marami yung Team Spirit. Yep. And gusto ko yun, may sentry pa sila. They saw na may invis rune si Zeus doon. So they just made sure na hindi siya makaka-invis. Drop that sentry. Ayun na naman si magtotokwa. Birthday niya na naman. Ready to banish. Set up. Crit, mga kaibigan. Easy kill. Well,
if you're team spirit naman kasi, you would really want to take advantage of all the cooldowns na meron kayo, of all the night times na meron kayo. So they're just playing their game. And if you play your game, you're going to get good results. Ito na nga pinapakita nila. And mga kaibigan, nalubog, lumitaw, na-stun mga kaibigan, pero fly dito with the nightmare. And kinuha ni Shadow Demon yung kill, pero si S4 nandito na. Nag-misto lang support si Justin Bieber. No! Kaya, ano ko, wala na. The double edge ito. Patay na to. There we go. Turnaround is real. S4, ano eh, gusto ko yung ginagawa ni Esper ngayon. He is just making sure na protektado si Ortiz ngayon. Yes, nakaka-farm yung Chaos Knight, but the center, despite not contesting the Chaos Knight, now on a killing spree, that much closer to his dagger, and si Ortiz, he feels the love. Yeah. Diba? Alam mo yung para yung tinitingnan ko dito. It's more of EGD. Alam nila kasi yung mga cores dito ng Team Spirit, aligaga din tong mga to eh. Gusto din nito talaga mag-aalis-alis ng lane eh. Well, Chaos Knight, hindi ganun yung pinapakita niya. Mm-hmm. Pero yung Night Star kasi would want to leave the lane. Mm-hmm. And that means, may iwan at may iwan dito yung Shadow Demon at etong si Bieber. Eh, ang problema naman, may TP na mangyihari dito, so I do think na magkakabuhon na lang Stampede will be enough to actually save them, and Ortiz dito almost going down. He will just go to the bottom lane. Sakto. Nag-rotate si Chaos Knight freely in for Ortiz. Mas-threaten niya yung tier 1 tower because a Luna threatens a tower more effectively than a Chaos Knight. Mm-hmm. And alam mo, si Sumail naman dito, mag-stay lang talaga sa lane yan eh. I mean, 5,000 gold na dito si Chaos Knight. But that is with ano eh. That is with the Midas. So expect natin yung kanyang goal dito na 5k. He has the capability to fight as a 3k net worth hero. Mas madami lang talaga siyang compressions dito kasi nakakuha siya ng extra gold, pero crit dito. Tutumba na naman. Yep. He stole a spell but not really gonna be worth it. And well, takirap naman si crit ngayon, so he doesn't really care giving that kill. Over in the top lane, S4 was found. He's just gonna die. Killing spree in the hands of Illidan. Hindi naman pwede kasi mabilis sa takbo. Hahayaan nyo na lang eh. Sabi ni Illidan na STR dito, kunin ko yung Midas ko. It has changes din naman. 5 seconds yung natanggal sa kanya. Yep. From 100 naging 95 seconds na nandin siya. So, Above is above. Above is above. Tama naman. It just opens up a lot of possibilities, mga kaibigan, para sa game natin. Although it's not the best item, for sure. But sabihin na natin na kapag ka may opportunity ka kunin yung mga ganyang items just to accelerate your farm, you would get it. Kasi isipin mo, yung Battle Fury ngayon, medyo mura na rin siya, pero yung capabilities niya was toned out a bit. Maelstrom dito, no more attack speed, so you would really rely on the props. And the arrow, mga kaibigan, hindi makukuha. Madadamay na naman dito si FNG. Si FNG dito ay na-double edge, pero he got the demonic purge pa. Yung demonic purge. And binigay pa kay Sumail. Pero na-threaten naman yung mid tier 1 at least. And RTC, finding his way back. Namatay siya a couple of times early on, pero as we say, this Night Stalker, tinitignan si RTC. Pero Fly is there, the bodyguard. Naku. Let's see if it will be enough. Level 6 na to ah. Naku, pwede nyo gamitin yan. But still, andito si Illidan STR. At ito na, Fly inalay na buhay. With the Fiend's Grip. And makakatakas kaya. Dapat makatakas dito. Si Fly na lang ang kukunin nila. And Fly inalay sa kambing, mga kaibigan. 4 seconds stun. And the kill dito. Si DK paubos, hindi niya pa pinatay. Kukunin niya. Oh, pero they want more. Gina kapwesto siya dito. Pero may ipit siya. S4 is there. He has the leaps. Will he get away the stun? He's dead. Ah, bombahin mo na lang eh. Ganun yung pinakita ni ano. Ganun yung pinakita pre ng EG. Ganito ah. Kung papatayin nyo, tumba nyo agad. Oo. Wala nang paligoy-ligoy. Yup, eh. Sumail. Yung top chain nyo agad. Pero ito, Sumail getting caught out sa may mid lane. Low mobility hero to. Mga kaibigan. Oh, but still, the sleep and the lubog, mga kaibigan, nandun sa may kay Fly. S4, try to get a return kill and yes, they will. Ito ah. It's more of ano kasi, it's more of a team spirit dito, being greedy, controlling the top lane. Na kanina mas madaling patayin si Zeus eh. Na walang dagger kang isipin, walang biglang initiation na tatama sa'yo. It was easier talaga. Now,
if you're gonna get a kill on the Zeus, alam dito ng EG na sobrang key factor niya sa pagpanalo na dito sa game na to. So almost every time they will actually put in TP's or put S4 there on the vicinity just to support that Zeus. Tama. And with 4 staff coming up on the Zeus, he's gonna be that much of a harder kill now for Team Spirit. Pero Illidan leading the charge, they're trying to find someone. RTZ, mga cancel TTI, yes. Medyo awkward, but TZ will take the fall. I don't think why he went for that. He knew the enemy was there, eh? But I think he was expecting the Walleye Night Stalker. Kasi he would have maybe made it out kung si Chaos Knight lang yung nasa harapan. Alam mo, it's better to be safe than sorry at times. If you can run, just run with your team. Tsaka mabilis din movement speed. Luna has one of the best movement speeds in the game. Not turn rate, pero... Pero movement speed. Pero may movement speed pa rin eh. And agi gain din kasi. It's more of the agi gain talaga. Yep. And another lubog mga kaibigan. Pero sila pa ata matatamaan dito. S4 going out with the Stampede. Wow. Just disengage, clean disengage. In a way, can I counter? Stampede also counters the Moonlight because it puts you, puts all of your heroes in a better position than them. Eh. And ito Mirana dito, just getting yung kanyang mga farm na mas maayos. I mean, it is very hard. Di naman very hard siguro. Pero compared to other mid laners, yung right click animation mga kaibigan, pero hold that thought, pero hindi itong patay mga kaibigan, G will get secure that kill with an arrow. Yun na nga, going back to what I was saying earlier. Yeah, they found, I think uy, pero meron pang isa. Ay, this pero dito ay makapag-dagger out. The stun and the double edge will connect, pero dito si Mirana sa likod. May invisibility rune siya dito. Napakagat ng pwesto mga kaibigan. Double kill. RTZ dito. They will still go for it. Night time ngayon. Yes, no, walang pipigil. Walang pipigil mga kaibigan. And crit dito will go down as well. The buybacks are here. YB dito mga kaibigan. Trying to secure the kills on Beaver and DK Phobos with the Eclipse. But RTZ, he wouldn't really get that. Masyadong mahina. Masyadong mahina yung bawas niya. The stun and the slow mga kaibigan. Was that worth it though? From the side of EG, DK Phobos trying to run away. The Wrath of God will get thrown out. Ang daming naggastos doon mga kaibigan ng Team Spirit na for a kill on RTZ. But kung isipin mo, you would want the buyback coming out from your enemy team sa mga non-crucial moments rather than having them use it dun talaga sa mga engagements na kaya nila ipanalo with the buyback. In a way din, isipin mo, syempre EG, they really wouldn't like second guess that buyback this early on kasi mura eh. Magkano lang yung buyback na yun na support Rubik? Probably 300-400 gold. Pero ito si Illidan Illidan just farming up. Walang rush para sa kanya eh. Si RTZ dito na rush siya. Lagi siya nang pupuntahan ng Night Stalker. And as we all said earlier, as we've said earlier, parang nga so early, having the Night Stalker, having an in-your-face hero na kayang-kaya tapatan ng isang Luna, yun yung pinakaayaw niya. Yep. You want to play the keep-away game, but hindi binibigay sa kanila din ng Team Spirit. Yep. Illidan, medyo nasa odd position siya dito, malalim-lalim. Pero kapag ka nahatak niya kasi yun, dead-ching na yun eh. Si Zeus eh, no? Oo. But they had Stampede. Pero may Chaos Bolt, so. And the push capability coming out from the Leshrac dito, now going into play mga kaibigan. That's just a level 1 Diabolic Addict. Tignan mo yung damage yun. It's all about consistency. If you would go for the right click, you need the attack speed. Actually, having more damage is less to having consistent attack speed with a substandard right click damage. Kasi alam mo yun, na parang okay, lakas mo bumawas 250-250. Wala ka naman attack speed. Yung consistency na pagpalo, wala talaga. And they're threatening the high ground at the 19-minute mark. That was Phantasm committed. Let's see if EG can make the defense. Looking like it. Means grip. Nagamit na kay Illidan. Wrath as well. He's just gonna die. Medyo nasa mali yung Team Spirit doon. I mean, okay lang naman pumasok eh. Pero kasi, respetuin mo din naman yung Zeus.
In damage output, yeah. Na if Zeus dito, you can't actually burst him down at nasa loob kayo at naging extended yung team fight. Sasabog kay Zeus because Zeus can dish out so much damage habang nagkukuldo yung ultimate niya. And kung isipin mo pa, kung nasa tower pa sila, that means yung fountain, yung kuhaan niya ng mana nandyan lang. Lapit lang. Oh. So, ang ganda rin nga eh, simple combination lang, Rubick, Bane. Rubick can place a hero out of position for a perfect Fiend's Grip while you're making a defense. And nung na-Fiend's Grip na si Chaos Knight, wala na. Yes, the Phantasm Illusions can come with you kung maka-reality rift ka, pero if you're just Fiend's Grip, walang mangyayari. Oh, pero si DK Pobos dito na-eclipse na naman. Ako, ang kunat! Wala. Oy, that's hindi na nila mapatay. That's Hood of Defiance. Well, it is what it is. May arcane naman daw si RTG, kaya okay lang daw. Hmm. Pero ito si Night Story dito, they will catch him out once again. Hindi ka pa nadala, nakatakas ka na nga kanina. Pinatulog muna mga kaibigan, pero bago gumising to, matitigay siya pataas. And Hunter in the Night actually getting... Interesting! Wow! So he has the movement speed and he can fly. Yes! Hmm. Not the spell you usually expect a Rubick to steal. But it's more or less silence or void eh. Oh, okay. Darkness, you wouldn't really use it. 3 minutes. The whole duration of spell steal, Rubick has that extra vision, has that extra movement speed. And you wouldn't really get it unless kailangan na kailangan talaga. You wouldn't really replace it unless kailangan na kailangan. Just having that extra catch potential on these heroes. And may dagger na siya, so yung movement speed niya, it is gonna be good. Let's see what crit does with it. Nalubog, maaaraw mga kaibigan. Demonic Purge will hit. Grabe yung damage dito mga kaibigan. And that is a Luna. That is a very good counter initiation, mga kaibigan. Or a counter go. Ooh, Wrath. They just killed him. FNG's just dead. Ito ah. Luna kasi dito is one of those heroes talaga na kapag nalubog mo yan, you can really dish out so much damage just because meron din sila Lunar Blessing. Mm. Same time, the glaives really proc dun sa may ano, sa illusions niya. Tamang. So, you would want him in your team. So, talaga ilulubog mo yan. Pero yung lahat ng lubog na nakita natin dito, two man stand mga kaibigan, secret dito ah. Medyo napatayo. Tinago niya yung Hunter of the Night niya. Nagkabumbaan dito mga kaibigan. Si Illidan Estir, patay na dapat siya doon. Pero with the Phantasm, he will dodge it. And he will, ano, just kadoodle namin. O wala. Tumba si Esmer dito, ginawanta pa. Ito yung lakas ng isang ano. CK yes, talaga. Yep. And DK Phobos, he's gonna find crit. Lucent Beam, just a defensive one to create the space para kay crit to run away. Hmm. Pero in a full 5-man team fight, medyo mahirapan talaga ang EG dito against Spirit. Yes, you have a Zeus. Zeus has his items. He has an Aether Lens ngayon and a Force Staff. So, parang sniper na siya ngayon. So, may layo ng range ng spells niya, but... Ito ah, Chaos Knight with Bottle. Heart of Tarrasque. Bottle, double damage. Beautiful. Heart of Tarrasque, mga kaibigan. I think the dagger is a no-brainer after this. Yep. Yung... Kasi na-out position siya eh. Kitang-kita, mga kaibigan. Alam nila na dyan, FNG just putting himself... Oh, nice arrow. Doon sa may taas. They can actually spot him out dito. Ito medyo delikado, mga kaibigan, si FNG dito. Nasa maling posisyon. Pero here comes Deathshark dito with the Yule. So Mail dito trying to run away with the Force Staff. Wrath of God, mga kaibigan. Na ba to? Pero hindi. Ito na. Naku. May Aegis of the Immortal. Paano na? Oh, buyback. Paano na, RTC? Buyback from the Bane. Fiend's Grip? Fiend's Grip isn't available, however. Hmm. Trying to run away. Just trying to get a kill dito, mga kaibigan. Ang concentrate oh, so Mail. And nice. Here comes the Lubog, mga kaibigan. To disrupt. Tinaas siya dito mga kaibigan, yung vision niya hindi problema para sa kanila just because they have the Zeus. Yep. The power of the Zeus. Diyan talaga nag-overcompensate si Sumail. Look at that. Oh wait, kala ko kanina may dagger na siya, wala pala. Force staff lang pala yun. Shoutout naman Boss Butters at Boss Wardy. Shoutout kay Lenbert44. Shoutout sa'yo, Lenbert44. Asim kilig, sabi na kay Code Blue. Yun nga, medyo nag-aasim ang team spirit ngayon. And just... knowing kung paano na nagkakaroon ng hiwa or talagang division yung nagagawa dito ng both teams natin. Kanina gusto lang nila early pick-offs, early kills, setups ngayon eh medyo talagang may nagagawa na sila dito ng mga bagay na hindi nagagawa ng kabila. Like Zeus dito mga kaibigan, just using the G-Bolt on Moonlight Shadow D-Rose.
Ma-reveal na nila agad yan. And Fry, he's gonna die. Kailangan na Moonlight Shadow ng si Team Spirit para mapatay talaga ito eh. DK Phobos dito ay tatakbo na lang. May Fincher ba dito? Will they use it? Yes, they will. That is two heroes down, mga kaibigan. No! They won't actually go for it. Arteezy dito will just go for the TP. So Mail, just running to the tree line. I think medyo naramdam nila they overstayed their welcome na. So Mail, mahanap pa siya dito. Illidan Strength Hunting. Strength Storm Rage. Naipit siya. Naipit siya ng creeps. Eh, wala namang Cleveland dyan. Wala namang kahit ano. Meron lang yung crit, oh. Pero Sumail, lipad. Kapag ikaw ay lumipad, may makikita. Sumail, mga kaibigan. Oy! Naku po na reality. Bago makapagbato. And that is a dead Zeus. Killing spree streak will be taken dito by DK Phobos. Kaya napatagal talaga si Zeus dun. Left for dead. Wala din siya TP. 10 seconds away. BKB. I think four staff lang yung magagawa. Pero kasi pag four staff siya dun, kita din talaga siya. Hindi siya makakatakot. Yung puno eh. Maano. Uy, pero ito, naku, pumasok dun ha. Ninakaw mga kaibigan yung edict. Oh, hindi pala edict yun. Yung ano pala yun, yung ultimate kinuha. Kaya nga eh. Pulse Nova eh, no? Oo, Pulse Nova yung nakuha. Two BKBs coming out for both teams. One for Mirana and one for the Luna. Pero problema, I think Chaos Knight will go for that level 20 reality refuse spell immunity eh. Ang lakas talaga nun eh. I mean, especially against the Luna, parang yan yung mga talagang kinukuha ng hero na item eh. Neto, mga kaibigan, reality rift will be used pero the dagger out will be there kasi wala naman kasing damage yun. Yung reality rift, hanggang makaampas. And definitely, he already has a Midas eh. So bakit pa siya mag-1 on this 50 gold per minute ngayon eh, no? Overkill naman. Alam mo, malay mo, sobrang greedy talaga niya. Illidan eh, no? Well, let's see. We won't have to wait long since level 19 na siya. I mean, yun yung ano, problema kasi ng hero, yung nag-fall off siya just because yung farming capability niya isn't as good as the other heroes. Mm-hmm. So, if you have that 250, 200 plus 150 gold sa'yo, parang nagpa-farm ka pa rin ng ano eh, nagpa-farm ka pa rin ng creeps na ginagawa dito ng Luna. Sabihin natin, Luna is a very fast wave clearer. Hindi ganun si DK. Hindi ganun si CK. Pero with that, mabuboost mo yung farm niya talaga ng todo eh. Hindi siya nag-fall off. Tama ka nga doon. Pero tingnan natin, I think mas maganda nga yung reality rift eh, yung spirit's spell immunity. Kasi yung Luna, mag-BKB lang din to eh. Ibig sabihin, kapag ka nangyari na yun. Importante din talaga positioning kay RT, kay ano eh, Luna eh. Kung ma-out of position yan, mahaba yung range ng Reality Rift. Reality Rift level 4 is 700 range. So that 700 range na ilalapit mo yung Luna to the rest of your team, baka dun pa mamatay eh. Yeah. Pero eto, parang swirly ah. Team Spirit dito will just go in, mga kaibigan, for the ano, for their siege, and they will just... Dalawa lang yung nakuha niya doon? Ah, that isn't Phantasm. That was Illusion. Those were Illusions na pala. Oh, nga. Where Phantasm? May Phantasm pa siya. 27 seconds away. Illusions lang pala yun. Malas ka naman kung dalawa. Imposible yata yung level 3 Phantasm minimum is... A minimum is 3. Pero ito, they're taking their time, not really rushing anything. Alam nilang lamang sila dito. Hindi mo kailangan magmadali. May mails from dito si tropang Mirana natin. Go for the, ano, ayan. Ayan na, mails from BKB. So medyo si G dito, tamang ano lang, tamang depensa, tamang opensa lang. Yup. Ah, maganda nga yung Facebook, yung bagong Facebooks ngayon kay Mirana kasi na-offset ngayon turn rate. Pero still went for the power threads just for that extra agility. I mean, attack speed talagang, ano na, all in na sa attack speed. Smoke, binili dito ni Rubik. So that is the next order of business para sa EG. Let's see. But they don't really have, they have some deep wards. Pero ito, parang swirls. Sila DK Phobos dito, kailangan na nila talaga makahuli ng isang magandang, ano eh, pick off eh. Lalo na siya. He is the Night Stalker. He's in charge of all the ano eh, of all the vision na meron dito ang Team Spirit. Yep. And here comes the Moonlight Shadow. Can they actually do this? But right on top of an expiring sentry. Ang sakit. Wala.
eh kaya pa rin naman nila gawin. Nagkaulihan na dito agad mga kaibigan. Ilidan catching YB mga kaibigan. RTZ, YB ako ng YB. Nakikita kasi pangalan yung YB. The crits will come into play mga kaibigan. Pero sumayin dito with the 4 staff bago siya mabatuhan. Pero still walang pakialam sila Bieber dyan. Kaya nila stunning niya. May reality pa yan. Nagkatalunan dito mga kaibigan. Pero reality will come into play and will let Illidan get to the place of the Zeus. Pero kahit nangyari yun, kahit sinabi natin lahat yun, wala. Si Bieber ang nakakuha. Kaya kahit. Level, I mean, there's gonna be two sets of Raxes for sure. Yeah. Kasi may tier 1 tower pa sa, may tier 2 tower pa sa top. Probably pero, ano, this is probably ano sa akin, they can actually end it if they want. 40 seconds without Zeus. Zeus talaga kasi yung tagapagdala ng ulam eh. Yep. Siya yung tagapagdala dito eh. Siya yung high ground defense nila eh. The Luna can't really do much sa ngayon. We does have, what items does she have? Mask of Madness, Dragon Lance. BKB. May Eagle Song na rin siya, yeah. Pero... Alam mo, yung Eagle Song... Hanggat hindi nagiging paru-paro yan. Wala masyadong angpag wala masyadong, eh. Well, you have the stats, pero... It's lacking those, pa rin talaga. Those are the items talaga na gusto mo lang na standalone items. Kaya usually napapansin ko, when players actually buy a butterfly, they always prioritize the Talisman of Evasion first. Yeah, it enables din. It enables you din eh. Kasi usually for butterfly, all the gets that are ano din talaga, physical damage heroes. Pero ito na nga mga kaibigan, nagkakaroon ng onting. Oh, he went for the E-Blade. FNG. Let's see mga kaibigan. No, that is the butterfly. Pero ito, naku. Ah, okay. Butterfly yan. Ito ah. Nakikita mo si G? Si Fly dito ay tutumba. Pero ito si Sumail trying to run away. BKB is down. Pwede na siya lumaban dito. Wrath of God. And I think this is the... This is GG. No way back from this. I mean, yes, Aluna can defend against Megas, but Spirit, they don't care. They're gonna end the game. Yeah, they're just gonna end the game. Radiance bottom is strong. Pero eto, sila DK Popos dito ay wala na nag-buyback pa dito si Fly, wala na rin talaga to eh. I mean, you're not really going to defend yep. This without the Zeus. And the Luna. Kahit nga si Luna, parang awit din si Luna dito eh. Maski nandyan siya, wala siyang magagawa eh. Kasi lalapit, yun yung sinabi mo kanina, positioning. Pero kung lalapit ka sa mga hero na yan, kakapitan at kakapitan ka lang ni CK. Pag nakakapitan ka ni CK, bak ka talaga. GG has been called. We're going to game number 3. Mga kaibigan. And EG, ito. Nahirapan din talaga. Ito, Parin Swirls. Ano natin agad? Analyze na natin to kasi kailangan ko pa bumaba. Okay. Tayo ay may casting pa doon. Ano nga ba yung nangyari para sa'yo dito sa ating game? Di nila pinunish. Like, yung Hand of Midas ni Chaos Knight. Kasi usually, when a hero buys a Hand of Midas, you have to punish it. Yeah. Kasi that, they delayed their item, and you're not trying to gank him. Kasi, ano naman ang bug ng Hand of Midas? Plus 30? Yeah. Attack speed? Yun lang. No stats. No help whatsoever. Pero, kaya nga. I do get your point. Para naman sa akin kasi, Team Spirit dito, they knew na... In terms of heroes dito, it's not easy to punish a Chaos Knight. True. You don't have that burst damage so bigla bin na lumalabas sa inyo. Well, you do have Sumail, pero Sumail dito, to just get that kill, you need to use the Wrath of God eh. Ganun siya kakunat. And with the Chaos Knight, ito na nga yung sinasabi natin, with the changes ngayon sa ating 7.16 meta, losing quite a lot of kick kaya Gyrocopter, a lot of carries are gonna open up. And Chaos Knight is one of them. Actually, yeah. Kasi a while back, like a couple of patches back,